Welcome po sa video natin about ampere versus ampere hour. Madalas nating naririnig o nakikita ang mga term na ito. Ang ampere at ang ampere hour or AH. Pero ano nga ba ang mga ito? Magsimula tayo sa tinatawag na unit. Ano ba yung tinatawag na unit? Consider natin itong mga statements sa screen. 12 of stick, 10 of rice, 24 of operation, 50 of water. Ano ba ang ibig sabihin nun? Insert kaya natin ang mga ito para maiba ang kahulugan ng mga statement. 12 inches of stick, 10 kilograms of rice, 24 hours of operation, 50 liters of water. Ngayon, alam na natin na ang 12 pala ay length ng stick. Ang 10 pala ay weight o timbang ng bigas. Ang 24 naman ay ang time ng operation. At ang 50 naman ay ang volume ng tubig. Itong inches, kilograms, hours, at liters ay ang tinatawag na unit. Dahil dito, mas klaro ang detalyeng sinasabi ng bawat number sa statement. Pero ano ba ang kaugnayan nito sa ating discussion ngayon? Malalaman natin dito sa mga susunod na slides. So, ano naman itong ampere? Ang ampere ay ang unit ng current. Itong ampere ay tumutukoy sa laki ng kuryenteng dumadaloy sa isang circuit or wire. Gaya nitong nasa illustration, ang current dito ay 30 amperes. Dito naman sa actual testing ay 2 amperes. Ngayon naman, ano itong tinatawag na ampere hours? Ang ampere hour ay ang unit ng tinatawag na charge or ang charge capacity ng isang storage na gaya ng battery. Ngayon, makikita natin ang relationship ng dalawa. Unahin natin sa charging process. Meron tayong charger na gaya ng SEC at meron din tayong battery na gaya ng solar battery. Kung ang charger natin ay may rating na 10 ampere charging capacity at ang battery naman natin ay may 100 ampere na space para sa charge, mapupuno itong battery sa loob ng 10 hours. Pansinin natin na may tatlong tinatawag na unit ang nagamit natin dito. Ang amperes, ang hours, at ang ampere hours. Dito naman sa pangalawang battery charging, 100 ampere hours pa rin ang battery. Pero 20 amperes na ang current rating ni charger. Kaya mapupuno niya ang battery sa loob ng 5 hours lamang. Mas mataas ang ampere, mas madaling mapuno ang ampere hour na kailangan ng battery. Ngayon, dito naman tayo sa battery discharging na gaya ng pag-connect ng appliances or load sa battery. Sa unang example, 100 ampere hours ang battery natin. At may 100 amperes
na current ang kailangan ng ating bulb. Kaya, mauubos ang laman ng battery natin sa loob ng isang oras lamang. Dito naman sa ikalawa, same battery charge capacity. So, kung ang current ng bulb ay 10 amperes, aabot sa 10 hours bago maubos ang charge ng battery. Sa discharging o pagkonsumo ng battery, mas mababa ang ampere o current ng bulb, mas matagal maubos ang charge or ampere hour ng battery. So ngayon, recap tayo. Ang ampere ay ang unit ng current. At ang ampere hour naman ay ang unit ng charge or ang charge capacity ng isang storage na gaya ng battery. So yan po ang kabuuan ng ating discussion about ampere versus ampere hours. Para magiging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin, please subscribe and hit the bell button.